Ang totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa TWIZ. Magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome sa Tambayang Mocha at Drew! Ibang level ang energy, Drew. Of course! Kasi parang bitin ako kahapon, madam, at nakatulog talaga si Mildred Natasha Olivar Jr. III, best in swimsuit. Yes! Walang natural sa ano, ay, abilido mo. Ay, natural. Kapag may natural, parang native na native kasi. Pang. Yeah. Yung Virgin niya. Siyempre, kasama natin Virgin. Si Banat Bay. Yes! Ay, yung long? Mulong entry? Bakit napakataas ng energy mo ngayon, bakla? Of course, madam! Parang gusto ko na talagang Bumanat Bay ngayon dahil ikaw, nga... Ikaw si Banat Bay. Yes, Bumanat Bay talaga. Kasi nga, may talagang dinadala ako na problema dahil dito sa mga issue about sa mga scammers. Di ba? Di ba isa ka doon? Ay! Ay, ganyan ka pala, ha? Nakapagpahinga ka lang, ha? Joke only. Yes. Pero bago ang lahat, syempre, sa ating mga netizens, mga katambay, share naman. Tayo po ay live na napapanood sa Facebook. Paki-follow at like, comment, and share. Share, ha? DWIZ882 Facebook page at sa Mocha Uzon Blog live din po tayo. Yes, live na live po tayo at live na live tayong tinitiktikan mga kalaban. Charo. Naghihintay lang ng pagkakamali pero hindi na kami magkakamali dahil talagang nag-iingat na talaga kami pero pinag-iingatan po namin ang Pilipinas para tuloy-tuloy pa rin ang laban. Basta ganun! Kasi excited alam mo, na bukla, kahapon maraming naka-tune in, maraming salamat ano. Inaabangan nga nila yung pagbabalik ng ating tambayan dahil nga pag pumupunta tayo sa abroad, nung nagpunta ako sa Hong Kong, Singapore, hinahanap ka at gusto nila yung estilo mo. Ay, gano? Eh, kahapon nga may nag-comment, diba? Uh-huh. Sabi, mas gusto namin kapag natural si Drew. Ah. Eh, parang ano, nagiging masyadong mabait ka daw. Ay, ganun ba? Ay, gusto nila nyo talaga, balik ko talaga na naman pagmumura, yung mag... Hindi naman yung pagmumura. Ay, natural na talaga sa bunganga kong pasmado. Si Kuya Winner, kinakabahan sa'yo. Hindi naman kailangan magmura. And then, yung tanong natin sa ano. Sige, tanongin natin yung mga viewers natin. Gusto nyo ba na... maging santo ako? Santo or... ano ba? Natural. Natural. Ano ba yung natural mo muna? Ano yung natural na draw? Yung... ah, yung na-issue. Hello po. Ay. Hindi ganyan natural mo. Ano ba? Yung mga akon na naman? De, ano kamay-kamay na naman ganyan. Sayo-sayo. Tanungin natin, ano bang gusto nyong ano, estilo ni Drew? Yung dati na controversial. Uh-huh. Kapag yun ang gusto nyo, pusuan. Pero kung gusto nyo na magpakabait siya, laughing face. Mm-hmm. Yan. Yun nga po, sabi nga po ni Pangulong Duterte. Parang napasok si Pangulong Duterte. Hindi, yung sinabi niya kasi na kapag too good to be true, it's too good. It's, yan, ay, it's a fraud. Kanta tayo. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Chorus! I love you, boy. Kilala niyo na yun. Ganito po kasi ang usapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ang investment scam at mga networking. Wait, yes. Teka, hindi ibig sabihin. Wait, ha? Bago magsimula ang lahat, ito ang tanong natin. Okay? Uh-huh. Ano ba ang, paano nyo ba masasabi ng isang investment scam? O ang isang investment ay isang scam? At paano mo ba masasabi ang isang networking ay isang scam? Okay? Mm-hmm. Dahil
Hindi ho lahat ng investment ay scam at hindi ho lahat ng networking ay scam. Okay. Yes. So ngayon, yan ang ating pag-uusapan. So, comment-comment kayo. Yes. Ano ba ang mga senyales o mga signs na masasabi natin na isang bag, ang isang investment or networking ay isang malaking budol-budol. Uh-huh. Alam mo yan, bakla, dahil ikaw ay nabudol-budol na. Nabudol-budol na ako. Tama lang pala na mayroon yung anti-leering, madam. Teka lang muna. Kwento mo nga sa akin muna. Teka lang muna. Yung reaction ng mga tao, half-half, gusto nila heart-heart-heart, mabait ka. Yung iba naman, gusto nila controversial ka. Sige. Kwento mo nga sa akin yung budol-budol. Para, hindi pa kasi ako nakaka-experience, pero muntik na. Ay, yung sa mata-mata, madam. Oh, basta ganito. Kwento mo nga, kasi nanay ko budol-budol. Uh-huh. Tapos, hindi ako makapaniwala na yung pagbubudol-budol na yan, naibigay ni mama yung relo niya. Ah? Mama ko, sa isang mall. Ay, kwento mo nga, paano ba yung budol-budol na yan? Ay, madam, yung budol-budol talaga. Meron talagang science yan, madam. Na ginagamit talaga na pang-hypnotize talaga sa tao. Natitignan ka lang talaga sa mata. Anti-leering nga, di ba? Salamat, honti. Dapat isama yun, yung budol-budol na tingin. Paano nga? Kapag tinignan ka na, lalo na kapag pagod ka, madam, tapos papaikot-ikuting ka, mga salita, tapos ikaw naman nakapag-focus ka na sa mata niya. Sa mata niya. So, kapag ganyan na, nakuha na niya ang loob mo dahil pagod ka, stress ka, di ba? Mamaya, mapapasunod ka na niya. Sabi mo, ibigay mo sa akin yung sunglasses mo, mukha kang langaw. Ganyan. Ay, ako bang pinariringan mo? Hindi. Hindi ganun, madam, talaga. Madami po talaga. Langaw, ha? Pero matagal na tayo, mga Pilipino, madam, talaga. Ikaw, paano ka nabudol-budol? Ay, ako, madam, ngayon. Kahit pala kaibigan. Ibubudol-budol ka? Kaya ka. Na huwag kayong magtitiwala kahit ka mag-anak ninyo kung usaping pera talaga, 'di ba? Like itong mga investment na ganito. Kasi madam sa akin, dati yung pinag-ipunan ko po dito sa pagtitinda ko ng coffee table book na walang coffee, no. Tapos itong nawalang table. Nawalang table, no. Madam, sabi niya kasi sa akin sa investment daw nila, hindi naman ako sumali sa investment nila. Ito daw nilang madam nila na tinatawag na may-ari ng investment nila ay birthday daw niya. Every birthday daw niya, nagpapa-games daw siya. Na kapag nagbigay ka daw after 1 week madodoble ang pera mo. Syempre, madam, binigay ko talaga kasi alam niyo naman po ako yung perang yon pangkwan, pampaaral, pampapag kasi gusto ko talaga makasurvive. Sandali. Kami. Mm-hmm. Linawin muna ho natin ano, may mga nagko-comment ano. Wala ho kaming tinutukoy na kumpanya o kahit ano. Okay? Hindi ito related doon sa issue. Okay, linawin ho namin ano po. Wala ho kaming tinutukoy na isang kung ano man, isang ministeryo, isang kumpanya. Okay? Wala ho kami tinutukoy. Ito ho, base lamang sa aming karanasan. Dahil kahit ho ako, pumasok din ako dati sa networking. Diba? Ito si Drew na budol-budol. Tapusin muna natin yung budol-budol. Basta wala kaming pinapangalanan dito na ano, networking o ano. Gusto ko lang itanong kay Drew. Hindi kami one-sided. Ha? Yung budol-budol ha, wala kaming inaano. Yes, be open-minded, diba? Nakwento mo muna. Yung sabihin, sige, kamag-anak mo yung nagbudol-budol. Hindi, kaibigan, madam, talaga. Tapos ngayon, madam, 1 week na parang wala pa rin yung pera ko, hindi binabalik. Tapos ngayon, sinabi, next week na lang, ganyan-ganyan. Next week ng next week, madam, tapos 1 month. One month na wala pa rin. Sinasabi nila kasi mahirap daw pong mag-withdraw sa kwan sa banko kapag 30 million ang kwan kasi madaming team daw yun, madam, na madami daw nagbigay ng pera ganyan kasi daw mayroon daw anti-money laundering kaya hindi mahirap daw makuha yung pera. Yeah, so yan, nabudol ka dyan. Oo, madam. Paano, hindi ba ang tawag dyan ano? Anga-anga ka? Mukhang pera! Ikaw! Ang tanong ko kasi, paano ka mabubudol-budol yung mata talagang tinignan ka? Hindi, madam. Kapag tinignan niya kasi, kapag ang ginagawa kasi ng mga budol-budol ako yung mga nang i-scam, madam, yan po yung titignan niyo muna kung ano yung estado ng buhay mo ngayon. Kung nahihirapan ka na, wala kang pera, doon nila iti-take advantage, madam. Saka lang, kasi ito yung nangyayari sa nanay ko. Okay? Walang kinalaman sa networking ito. Gusto ko lang kasing pag-usapan yung budol-budol dahil ako, noong una hindi ako naniniwala na ma-hypnotize ka sa mga mata. Pero muntik na akong mabudol. Okay, sa mata mong yan? Ay? Nabudol? Well, hindi ako na-eyelashes mo? Okay, go. So, ganito nga yung nanay ko, di nagpunta sa isang mall, tapos may lumapit sa kanya, tapos nakipagkwentuhan, hanggang dalawa na yung lumapit, kwento, tapos nabigay na yung relo niya. Mm-hmm. Tapos napasama pa dun sa bahay namin,
inutosan ni nanay ko na kunin yung kung ano yung mga alahas daw, mga iba pang kagamitan sa taas. Buti na lang umakit ng nanay ko, parang na nagising daw siya. Kaya ako nung una hindi ako naniniwala. Sabi ko, baka ano talagang, hindi ko alam eh. Basta sabi ng nanay ko, hindi daw niya alam kung ano nangyari sa kanya. Eh eto, ako ngayon, nagpunta ako sa isang mall, noong isang araw yata. Tapos may lumapit sa aking babae, naka-uniform. Tapos yung pagkalapit niya sa akin, yung mata niya, talagang hindi umiikot. Malayo na yung... Ganyan? Hindi ganyan. Iba yan eh. Ano bang ginagawa? Inaano mo yung pilikmat. Antawin siya. Basta nakafocus talaga yung mata niya sa mata ko. Tapos yung paglapit niya, parang urgent. Yung parang... Sabi niya, ma'am, sabi niya sa akin, may pinapakita siya. Hindi ko maintindihan kasi, credit card. So ito ma'am, may credit card na ba kayo? Parang ganoon. Pero parang iba yung tingin niya dun sa pinapakita niyang inaalok niyang credit card. Tapos, nakuha niya atensyon ko. Napahinto niya talaga ako at nakatingin na ako sa mata niya na parang nahihipnotize. Ay, gano'n? Oo. Ako talaga hindi ko pinapansin yung mga ganyan. Sasampalin kita. Ganun talaga. Kasi ano eh, yung paglapit parang may concern na patungkol sa'yo, urgent, ganyan. O kaya, basta tanongin natin netizens natin, kayo po ba ay nagkaroon ng experience na nabudol-budol kayo? Madam, kung kasi, yes, paki-ano. Like. Kasi madam, ang nagiging problema sa ating mga Pilipino na parang mabait tayo masyado na kapag may lumalapit, papansinin mo. Kasi minsan kasi iisipin mo na parang mataray ka kapag hindi mo pinansin. Tsaka minsan nakakayaman din kapag nilalapitan ka. Ay, mukhang mayaman. Di ba kapag binibigyan ka ng mga papers na pang ganyan, ganyan. Kaya dapat siguro huwag tumingin sa mata. Oo, huwag tumingin sa mata. Sa noon na lang. Pati sa paa. Nakakukuan sila kapag tumitingin ka sa paa, madam. Kasi totoo na parang yung mata mo nga parang ikaw pa nang bubudol-budol ka rin. Oo, kinakunga kita mo ito. Basa muna tayo okay, ng isang comment. Okay, sige, banat-bye. Okay. Mr. Tan Oarde Navarro, Mocha, huwag kang maging bias, wala na scam ang kapa. Wait, unang disclaimer ho, lilinawin ko lamang po, wala ho kaming binabanggit na investment na kumpanya dito. Pangalawa, hindi ho kami magkokomento patungkol sa kapa. Yes. Dahil hindi ho namin familiar yan, so hindi ho namin sinasabi na masama o tama yan. Wala ho kami kokomento dyan dahil hindi po namin kabisado yan. At baka malibel pa kami. Okay, so hindi po yan ang tinutukoy namin. So linawin ko lamang po. So paulit-ulit yan, nililinaw po namin. Ang pinag-uusapan po natin dito ay meron naman talagang mga investment na talagang scam. Uh-huh. Meron naman talagang investment na totoo. Okay? Uh-huh. Ano nga yung mga senyales na yon? Unang senyales. Okay. Ito yung laging sinasabi nila. Pag ang isang investment, pinangakuan ka ng dobleng balik sa isang buwan. Oo. Medyo mag-isip-isip na ho tayo. Sa akin na 1 week eh. Dito kay, yan, kay Drew. 1 week daw, babalik na ng doble. Doble? Doble. In one kasi birthday daw niya. Nagpapagames daw ng ganyan. Yung ibang sir, umutang-utang pa eh. Para lang nabigyan ng 250, 500,000, ganyan. Go. Ano? Isa pa, okay? Pag wala daw SEC. Okay. Set record. So, komento lamang po kayo kung ano ba yung sa tingin ninyo na mabibigyan natin ng guidance yung ating mga kababayan. Kung ano yung mga scam na investment or networking. Yes. Okay. Disclaimer ko nga rin, no, dati akong networker sa isang napaka kilalang networking company. Uh-huh. Okay, ang isa nga hong mabibigay kong guidelines eh, pag walang produkto at puro recruitment lang, yan o, isa hong senyalis yan na scam ang isang networking. Kahit may sec record yan. Diba? Kami na rin sasalim. Eh, gusto ko pag-usapan yung budol-budol eh. Nagko-comment na kasi yung mga tao dito na nabudol-budol na raw sila. Yung isa nga daw, ito teka. Sabi niya, si Rochelle De Vera. Kasi kailangan maging aware yung mga Pilipino na merong budol-budol na kahit nga ako hindi ko in-expect na muntik na mabiktima. Sabi ni Rochelle L. De Vera, yes, Miss Mocha, ate ko, may lalaki, nagbenta ng uling. Yung pera ng ate ko, 500 na lang. Yung ibinayad na pangbayad sa uling na yan, 500 pesos. Diba? Bawiin yung bahay nila, kahoy kahoy, para ulingin ninyo. Sabi ni Hilda Relo Makahilig, ako dati tindera ako sa tindahan ng
mga appliances. Uh-huh. Nakakuha siya ng rice cooker at 2,000 na pera. Ay? O, diba? Talagang ginagawang ano yan. Tawag mo dyan? Pang-attract, madam. Operation. Oo. O. Okay, sige, ano pa? Mm. Minsan kasi, madam, talaga, yung mga nang i-scam din talaga, yung parang, kahit hindi mo naman ka-close nung kwang, nung nag-aaral ka, na parang bigla kang lalapitan, na parang ililibre kita, mag-usap tayo, punta tayo dito sa Starbucks, no, ganyan, inom-inom tayo, tapos mamay ipapakitaan ka ng ganito, oh, yumaman na si ganito, diba, ito, sasakyan, kahit hulugan pa lang naman, yung ipapakita pa na madami na silang sasakyan, pero lahat sila, nagpa-picture na sila sasakyan na ganyan, madam. Actually, papalit-palit sila eh, naghihiraman. Lang? Nang sasakyan, ipapakita. Pari, bibilin, mga luxury na kotse. Oo. Tapos yan, bibilin, pero hiraman lang sila. Ito pa, oh, sabi Kelvin, ninakaw din credit card info, wag huminto sa mall para fall keme. Ito. Eh, ano ka dyan? Nabudol ka dyan eh. Oo. Pa? Ano? Yung captain. Ha? Yung captain shit. Na, ay, ano ba iba yun? Naman yung hindi yun. Bumili kasi ako ng massage chair. Oo. Eh, sa ano yon, sa isang mall. Tapos pinipilit ako na ito, ganyan yung presyo, ganyan. Uh-oh. Magandang, may libre nga na, malambot pang chinelas. Ay, oo. So, sabi ko, ate, hindi kasha yan sa kwarto ko kasi malit lang kwarto ko. And laki-laki nun, ganyan. Eh, binili ko. Tapos sabi ko, ate, pag hindi nagkasha ito, ibabalik ko, ha? Eh, yun nga, sa ipintuan nga lang ng maliit na silid na tinitirahan ko, hindi magkasya yung massage chair, ibinalik ko, hindi budol-budol yun, ano yun, compulsive buying. Oo, yung meron madam yung ganyan, yung dyan nga sa kwan, sa mall, dyan sa may malapit sa, sabihin ko na, dyan sa Harrison. Dyan sa Harrison na parang, ay, nanalo po kayo ng ganito, paikutin nyo po ang ruleta, ganyan. Tapos mamay sasabihin nila na para makuha nyo po itong kwan na to, itong price ninyo, bilhin nyo muna po ito. Sabi, sabi namin, syempre, in-entertain ka na, mahihiya ka na. So, mapapabili ka talaga, madam. Binili mo? Ay, hindi. Hindi. Sabi ko, wala ang pera kahit maghubad pa ako. Maghubad talaga ako doon. Gagawa talaga eksena. Dati nakuan yata yan dati. Natulfo yata dati. Tapos bumalik na naman. Ito pa, baklo, banat bay. Oh. Marami naka-experience ang budo-budo. Like, dapat aware tayo. Huwag tumingin sa mata. Tingin sa noo. O kaya saan pa? Sabi ni Dawn Bider Ranain, I didn't believe budol-budol until it was done to me. Nagbigay ako sa kapitbahay ng 1,000.